Crystals POV, uulitin ko, buhay ng anak mo at ikaw o hihiwalayan mo si Joaquin bukas na bukas? Ramdam ni Crystal ang gigil sa boses niya kaya hindi ko na mapigilan at tumayo hindi para saktan siya. Taliwas ang ginawa ko, bagkus ay lumuhod ako sa harapan niya na ikinagulat naman niya. Kung kakailanganin ko na lunukin ko ang lahat ay gagawin ko, huwag lamang mawala sa akin si Joaquin. Pakiusap, ipagawa mo na sa akin ang lahat, huwag lang yan. Hindi ko kaya, Rika. Hindi ko kayang saktan na sobra si Joaquin. Pagpupumilit ko pero ngumisi lang siya at nagtaka na lamang ako nang maglabas siya ng isang buton at cellphone. Nang makita kong gusto niya iparating ay tuluyan na nalaglag ang luha sa mga mata ko. Ang kumpanya namin na napapaligiran ng maliliit na bomba na alam kong hindi agaw pansin dahil sa sobrang liit nito at nakikita ko sila mama na masayang nag-uusap na parabang walang pagbabanta sa buhay nila. Gagawin mong gusto ko o hahayaan mong sumabog ang kumpanya niyo sa isang pindot ko lang dito. Pagbabanta niya pa kaya napailing na ako tumawak sa kamay niya. Rika, nakikiusap ako. Huwag mong gawin yan. Huwag mo kong pahirapan. Huwag mo silang idamay. Nakikiusap ako. Tigilan mo na kami. Tigilan mo na kami ni Joaquin. Pagmamakaawa ko na habang umiiyak sa harapan niya. Pero mas lalong lumawak ang ngiti niya sa nasaksihan ngayon. Alam kong tuwang-tuwa siya na naghihirap ako, na nahihirapan ako magdesisyon, kitang-kita kong satisfaction sa mga mata niya dahil sa ginawa kong pagmamakaawa. Bibigyan kita ng 12 oras na hiwalayan si Joaquin Crystal. Dahil kung hindi, muli niyang tinaas ang maliit na buton at ngumisi. Tinutukan niya pa ako sa noo ko bago magpatuloy. Sama-sama kayong nasa libingan ng buong pamilya mo! Nakatulala lang si Crystal sa kwarto ngayong umaga. Ilang oras na lang ang nalalabis sa akin sa pinapagawa ni Rika. Pero heto ako ngayon, umiiyak at nananalangin na sana ay panaginip na lang ang lahat. Alam kong naiipit na ako sa mga oras na ito. Ang hirap mamili dahil pareho silang importante sa akin. Ang pamilya ko na mahal ko at si Joaquin na ayoko masaktan. Malapit na kaming ikasal eh. Bakit kailangang humantong pa sa ganito ang lahat? Napahawak na rin ako sa tiyan ko na ngayon ay unti-unti na nagkakalaman. Masakit isipin na hindi ko man lamang nasabi kay Joaquin na magiging ama na siya. Alam kong magagalit siya sa oras na umalis ako, nang hindi niya man lang nalaman na buntis ako. Pero para sa kaligtasan na rin namin ang gagawin kong paglayo sa iyo, Joaquin. Babalikan kita. Babalik kami. Alam kong selfish ako sa mga oras na ito pero hindi biro ang gagawin ni Rika sa aming dalawa na anak ko. Mahal na mahal kita, Joaquin, pero ayoko may mangyari sa pamilya mo at anak ko. Alam kong magagalit ka pero handa kong harapin ang galit mo sa oras na magtagpo ang landas nating dalawa. Naiusal ko na lamang at tahimik na humagulhol. Kaya kahit mabigat sa dibdib at masakit sa puso ay nanginig kong denial ang number niya at wala pang isang minuto ay narinig ko ng masaya niyang boses na mas lalo pang nagpaiyak sa akin. Hey baby, bakit ka napatawag? You miss me? Nahihimigan ni Crystal ang lungkot sa boses niya. Pero pinagsawalang bahala ko ito at mariing pumikit. Yeah, I miss you. Puntahan kita dyan sa munisipyo. Nasabi ko na lamang at hindi ko pa man siya nakakasagot ay ibinaba ko na ang tawag dahil baka hindi ko na mapigilan ang malakas kong hikbi. Imbis na umiyak na umiyak ay kumalma ako at nang makita ko, ang oras ay may 6 na oras pa akong natitira. Naligo at nag-ayos ako para hindi mahalata ni Joaquin na umiyak ako buong magdamag. Habang binabagtas kong daan pupunta sa munisipyo ay pahigpit na ng pahigpit ang kapit ko sa manibala. Ayokong tumuloy, ayokong sabihin kay Joaquin na makikipaghiwalay ako sa kanya. Ayokong umiyak siya sa harapan ko. Kaya nang maramdaman ko na naman ang pagtulo ng luha ko ay mabilis ko itong pinunasan dahil nasa harap na ako ng munisipyo. Pagkatanggal ko ng seatbelt at matapos ko makuha ang bag ko ay muli na naman tumunog ang cellphone ko. Kaya nanginginig ko na naman itong hinawakan at binasang message ni Rika. You have the remaining hours, Crystal. I'm watching you. Nang mabasa ko yun ay nilibot ko ang paningin ko sa paligid pero ni bakas ni Rika hindi ko makita. Alam ko nandito lang siya dahil ramdam na ramdam ko mga matang nakamasid sa akin. Pagpasok ko sa loob ay may bumati sa akin na pilit ko namang nginitian. Pagpasok ko ay sinalubong agad ako ni Joaquin na mahigpit na yakap na parabang ayaw niya na akong pakawalan. Kaya nang maramdaman niyang hindi ko siya niyakap pabalik ay sabay kaming umupo sa sofa at hinaplos ang pisngi ko. May problema ba, Chris? Hindi na agad natapos ang sasabihin niya na unahan ko siya. Kahit pakaramdam ko'y parang may nakabara sa lalamunan ko,
ay lakas loob ko itong sinabi kay Joaquin. I'm breaking up with you. Garalgal ngunit pinatibay kong boses ko na sabihin ko yun at nilagay ko sa kamay niya ang engagement ring kaya tumagal ang pagkakatitig niya dito. At halos sumabog ng luha ko dahil na mag-angat siya ng mukha ay namumula ng mga mata niya na para bang paiyak na. Hindi ko tatanggapin ito, Crystal. Hindi ako papayag. Pagtutol ni Joaquin kaya napakagatlabi na ako. Nahihirapan na ako pero mas nahihirapan pala ako dahil kay Joaquin. Pagod na ako, Joaquin. Ayoko na sayo. Pagsisinungaling ko kaya tuluyan ang tumulo ang luha sa mga mata niya at mahinang natawa. Narinig ko pang pagmumura niya. Sabay tayo magpahinga, Crystal. Kung pagod ka na, sabay tayo magpapahinga. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pagsusumamo niya kaya tumingin ako sa taas para pigilan pa ang pagbuhos ng luha ko. Hindi na nagana sa akin yan, Joaquin. Ayoko na sayo. Gusto ko na makawala sayo. Sunod-sunod kong pagsisinungaling. Pero marahan niya lang hinawakan ng pisngi ko at pilit na pinapatingin sa mga mata niya. Mas lalo akong nadurog dahil kagaya ko'y umiiyak na rin si Joaquin. Kitang-kita kong sakit at takot sa mga mata niya sa mga oras na ito. Magpapakasal na tayo bukas. Para hindi mo masabi yan. Pinal niyang saad kaya parang tumigil ang tibok ng puso ko. Kaya hindi ko na siya mapigil ang sigawan. Hindi mo ba ako naririnig, Joaquin? Ayoko na! Pagod na ako! Gusto ko na tapusin to! Crystal, alam kong nalilito ka lang o kaya pagod talaga kaya nasasabi mo yan. Please, please magpahinga muna tayong dalawa. Saka na lang natin pag-usapan yan. Hindi na ni Joaquin masambit ang mga katagang lumalabas sa bibig niya kaya mas lalo pa akong napaiyak at napahawak sa tiyan ko dahil naramdaman ko ang pagsakit nito. Nang makita niyang ginawa ko ay mas lalong lumala ang takot sa mga mata niya at hinawakan ang kamay ko pero pilit ko na itong iniiwas. Mas lalo lang akong mahihirapan sa ginagawa niya. Ayoko na, Joaquin. Pagod na ako. Gusto ko na tapusin to. Ayaw na kitang makasama. Isang matinding pagsisinungaling ang ginawa ko bago ako makarinig ng malakas na pagbuntong hininga. Gusto kong bawiin ang mga sinabi ko na kahit kailan ay hindi ako napagod sa kanya, na siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Pero kailangan kong gawin ito para sa anak namin. Hindi ka na ba masaya sa akin? Ramdam kong pait sa boses niya, kaya mas lalong bumuhos ang luha ko kaya muli niyang hinawakan ang pisngi ko. Nangangatal na rin ang labi ko dahil para na akong maubusan ng hangin. Ayokong sagutin, hindi ko masasagot. Masyado nakakapanghina ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko at sa bibig niya. Gusto mo bang magpahinga, Crystal? Ayun bang gusto mo? Ang kaninang may emosyon niyang mga mata ay bigla na lang naging blanko, dahilan para kumabog na malakas ang dibdib ko. Pakiramdam ni Crystal hindi sa Joaquin ang kaharap niya ngayon. Pagbibigyan kita, Crystal. Pagbibigyan kita sa mga oras na ito pero kapag nagkita at nagtagpo ulit ang landas nating dalawa, I will get you again by hook or by crook and you will never stay away from me again. Mark my words, Crystal. Wika ni Joaquin. Crystal's POV. Present. Nabalik na lang ako sa wisyo ng alaala makalipas ang 5 taon nang bumulong sa akin si Rica dahilan para manigas ako sa kinatatayuan ko. Ang lakas ng loob mong bumalik dito, Crystal. Aniya kaya nagsimula na namang malamig ang kamay ko dahil naalala ko na naman ang ginawa niyang pagbabanta sa nakaraan. Napasinghap na lang ko ng hatakin ako ni Joaquin palayo sa kanya at natulos na lamang ako sa kinatatayuan ko nang hawakan niyang bewang ko at pinisil na para bang pinapakalma ako nito dahil doon ay tumalim ang tingin ni Rica. Why are you here in my house? Ramdam ni Crystal ang gigil sa boses ni Joaquin habang ako naman ipilit na tinatanggal ang kamay niya sa bewang ko pero mas lalo niya pa itong hinigpitan. I just miss you, Joaquin. Masama bang pagpunta ko rito? Aniya at otomating natigil ang kamay ko nang hawakan muli ni Joaquin dahil sa narinig ko. Pakiramdam ko'y mangangatal ang tuhod ko sa iba't ibang senaryo nang pumapasok sa isip ko. Dahil doon ay malakas na puwersa ang ginawa ko para tuluyang matanggal ang pagkakahawak sa akin ni Joaquin na nagawa ko naman habang siya ay nabigla. Where are you going? Ramdam kong taranta sa boses niya kaya huminga muna ako ng malalim. At binagong emosyon ko nang humarap sa kanya. Sa loob, ipagpapatuloy kong ginagawa ko. Tipid kong sagot at hindi na hinintay pa magsalita siya. Pagpasok ay napaupo na lang ako sa sofa at natulala nang marinig kong sinabi kanina ni Rica. Huwag mong sabihin na siya ang tinutukoy na asawa ni Joaquin? Pero kung siya nga dapat ay matagal ko nang nalaman, pero paano kung tinago nila? Kaya walang nakakaalam. Sa mga oras na ito'y naramdaman kong pagbigat ng dibdib ko, kaya mahina ko itong sinuntok para kahit papaano ay mawala pero nandyan pa rin. Kaya napagdesisyonan kong tumayo ako para
Kumuha ng tubig at magpunta muna sa garden para magpahangin. Mamaya ko na simulan ang ginagawa ko dahil baka hindi ako makapag-focus. Akmang palabas na sana ako para pumunta sa garden ay napatigil ako dahil rinig na rin ko ang galit na boses ni Joaquin at alam kong si Rica ang kausap nito dahil silang dalawa lang naman ang iniwan ko. Mukhang ako pa yatang dahilan na pag-aaway nila. Sana pala hindi na muna ako pumunta ngayon. Stop pestering us, Rica. Ilang beses ko sasabihin sa'yo na hindi ikaw at hindi magiging ikaw kahit kailan. Ano bang hindi mo maintindihan dun? Ramdam ni Crystal ang pagpipigil sa boses ni Joaquin. Kaya napalunok naman ako at akmang aalis na sana pero halos tumigil ang paghinga ko nang marinig ko sinabi ni Rica. Bakit? Siya pa rin ba, Joaquin? Kilala mo ko kapag may humaharang sa gusto kong makuha, pinapatay ko. Baka gusto mong isama ko na dyan si Crystal para mawala na talaga ako ng kaagaw. Gigil na gigil ang boses ni Rica at napapikit na lang ako sa sunod kong narinig dahil nakarinig ako ng mahinang pagdaing na parabang sobra itong nasasaktan. Subukan mo, Rica. Isang pitik lang na kamay ko. Lahat kayo nasa ilalim na ng lupa. Hawakan mo lamang ilang hibla ng buhok ni Crystal. Makikita mo kung paano ako maging demonyo. Nang marinig ko yun ay parang hindi boses ni Joaquin ang nagsalita. Kahit gusto kong silipin ay pinangunahan ako ng takot dahil baka iba ang makita ko. Kaya imbis na tumambay pa dito sa baba ay mabilis kong kinuha ang gamit ko at umakyat na sa itaas. Pagpasok ko sa kwarto ay nanghihina kong binaba ang mga gamit ko at umupo. Nakailang buga pa ng hangin ang ginawa ko para kumalma. Hanggang ngayon ay nagugulahan pa rin ako. Akala ko ba ay tapos na kami ni Rica? Bakit pakiramdam ko ay mas lalong lumala ngayon dahil bumalik na ako rito? Calm down, Crystal. Wala lang yun. Wala lang yun sa ngayon. Focus now on your job para makauwi ka na at makita ang anak mo. Pagpapakalma ko sa sarili ko at nang ayos na ako'y kinuha ko ng brush at ang palette. Kumuha na rin ako ng ilang pintura para haluin ito. Habang hinahalo ko naman ang mga pinturang kinuha ko, ay napasinghap na lang ako na may yumakap sa likod ko at nilagay niya ang baba niya sa balikat ko. Amoy na amoy niya pa lamang ay alam ko na kung sino ito kaya nanginginig kong tinawag ang pangalan niya. Joaquin? Bakit? Halos pabulong ko na masabi ang mga to dahil ramdam na ramdam kong kiliting namumuo sa sikmura ko dahil mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at naramdaman kong pinaglandas niyang ilong niya mula sa lay ko papunta sa pangako. At halos manlambot ang binti ko nang patakan niya ako ng mumunting halik sa pangako. Joaquin, stop! Pagpipigil ko at nakahinga na lamang ako ng maluwag na umalis siya mula sa pagkakayakap sa akin. Pero nagtaka na lamang ako nang kuhanin niya mga bagay na nasa kamay ko at napahiyaw na lamang nang buhatin niya ako, sabay kaming humiga sa malambot na kama. Ano ba? Bakit mo ba ako niyayakap? Paano ko mahuli tayo ng asawa mo? Galit ngunit kinakabahan kong pagpupumiglas. Kaya imbis na bitawan o pakinggan niya ay mas lalo niya pa akong kinulong sa mga bisig niya na parabang ayaw na niya akong pakawalan. Dahil nasa nakalagay sa dibdib niyang ulo ko ay ramdam na ramdam ko mabilis sa tibok ng puso niya. Kagaya ko pero kalaunan ay bigla na rin namang kumalma. Amoy na amoy ko na rin ang pabango niya na ilang taon kong hindi naaamoy. Aaminin ko man o hindi ay namiss kong ganitong klaseng yakap. Parang bumalik lang kami sa dati, payapa na parabang kaming dalawang tao sa mga oras na ito. Kaya napapikit ako at halos maiyak na maramdaman kong paghaplos ni Joaquin sa buhok ko at ng magaan niyang halik dito. Malito Joaquin, baka mahuli tayo ng asawa mo. Sad kong muli pero napasinghap na lang ako na magpalit ang pwesto naming dalawa. Siya na ang nasa ibabaw ko pero hindi niya binigay ang buong pwersa kaya hindi ako nabibigatan. Nang magangat ako ng tingin ni halos malunod ako sa binibigay niyang titig sa akin. Ang Joaquin na nakilala ko 5 taon, ang nakalipas ay ganun pa rin ang pinapakita ng mga mata niya. Puno ng pagmamahal at pangungulila. Crystal, my baby. Aniya sa malambing na boses kaya sumikdo ang puso ko na tawagin niya ako sa endearment namin dati. Kaya ang kaninang luhang pinipigilan ko ay tuluyan nang bumagsak kaya pinunasan niya ito gamit ang hinlalaki niya. Joaquin, naiusal ko na lamang at nabigla nang dampian niya ako ng halik sa labi. Kanina ay magaan lang ito, ngayon ay mas pinalalim niya na parabang dito niya binubuhos ang pagmamahal na hindi niya naiparamdam sa 5 taong lumipas. Imbis na itulak siya palayo ay gumanti ako dahil para akong nalalasing sa ginagawa niya. Na parabang pinapahiwatig niya na kaming dalawa lang ang nasa paligid at huwag mo nang intindihin ang iba. Nang mawala ang labi niya sa labi ko ay napahawak ako sa dibdib niya dahil nakaramdam ako ng pagkapahiya. Crystal, ako pa rin ba? Para ako natuod sa kinahigaan ko nang tanungin niya ako ng harap-harapan. Tinitimbang niyang reaksyon ko dahil nakatitig lang siyang maigi sa akin. Hindi ako makasagot. Hindi makagalaw sa narinig. Katahimikan ang bumalit sa aming dalawa. Nangangatal ang labi ko na sumagot dahilan parang umisi siya. Ako pa rin ba?
Bulong niya at napasinghap ako ng halikan niya ako sa tainga na parabang tuwang-tuwa siya sa reaksyon. Pinigilan kong impit na paghinga ko na maramdaman kong paghinga niya sa leeg ko. Papunta muli sa tainga. I can feel it, Crystal. Na ako pa rin. Alam kong ako pa rin dahil halatang halata sa kilos at tingin mo. Am I right? Aniya habang nakatitig sa mata niya na parabang dinadala ko nito kaya hindi ko na malayan tumangon niya. Na lalo niyang ikinangiti. Joaquin, hindi ko na mapigil ang bulalas na sunggabi niyang labi ko at mas lalo pang pinailalim ang halik niya sa akin. Pakiramdam ko hindi ako makahinga sa ginawa niya. Hindi ko na alam kung ano pang mararamdaman ko sa mga oras na ito dahil sa tensyong bumabalot sa aming dalawa. I'm stopping myself from doing this, Crystal, but 5 years is enough. I'm claiming you again. Do you remember what I said 5 years ago before I decided to free you? This what I mean. I just give you time, babe. But this time, it's time to claim what's mine. That's why I'm claiming you again. Umiiyak ako nakaupo sa gilid ng kama habang tulog na tulog si Joaquin sa likod ko. Gusto kong sampalin ang sarili ko dahil bumigay ako kay Joaquin. Ilang beses may nangyari sa amin ngayon at ngayon na nagsisinkin sa akin ng lahat. Bakit nakalimutan ko ng may asawa na si Joaquin? Bakit ibinigay ko kaagad ang sarili ko? Ganun ko ba siya kamahal para kalimutan kung ano talagang meron sa aming dalawa o ang nasa paligid namin? Paano kapag nalaman to ng asawa niya? Ayoko maging pangalawa pero sa ginawa ko pa lamang ay pinaramdam ko na yun sa sarili ko. Gusto kong magalit na sobra para sa sarili ko. Ang tanga-tanga mo, Crystal. Bakit nakalimutan mo? Tahimik kong pag-iyak at napayakap na lang sa sarili ko dahil sa sobrang pagka-disappoint sa sarili ko. Mabuti na lamang isuot-suot kong t-shirt ni Joaquin. Alam kong siya mismo nagsuot nito sa akin. Habang tahimik naman akong lumuluha ay nagulat na lang ako na may bumungat sa akin at pinaharap sa kanya. Nang bumungat sa akin na nag-aalala ang mukha ni Joaquin, ay tuluyan na akong napahaguluhol dahilan para yakapin niya ako at pakalmahin. Nagsisisi ka ba sa ginawa natin? Pagtatanong ni Joaquin. Kaya binaon kong mukha ko sa dibdib niya at hindi makasagot. Akala ko'y tulog na siya pero bakit gising to? Narinig niya bang pag-iyak ko? May asawa ka, Joaquin, at natatakot akong malaman niya to. Pakaramdam ko yung dumi kong babae dahil pumatol ako. Ayoko maging pangalawa. Pag-amin ko at hindi ko na mapigilang sabihin ito sa kanya dahil baka sumabog na lang ako bigla kapag inipon ko to. Oh God, bulong niya kaya mahina ko siyang pinagsusuntok sa dibdib dahil yun lang sinabi niya. Dahil doon ay mas naglabas pa ako ng nararamdaman ko sa kanya habang hinahayaan niya kung suntukin ko siya. Mahal kita, alam kong mahal kita pero hinayaan ko sarili ko na humantong sa ganito. Pumatol ako sa may asawa na at pakaramdam ko'y pangalawa na ako dahil sa ginawa natin. Natatakot ako, Joaquin. Kung isa to sa paraan para magantihan mo ko, tama na. Pinaramdam mo na sa akin ang dapat kong maramdaman. Pagtatapos ko at tuluyan ang humagulhol sa harap niya kaya pinunasan niyang luhang dumadaloy sa pisngi ko at pinatingin sa mga mata niya. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang tinutukoy ko, Crystal. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama sa buhay na ito. Ikaw lang ang mamahalin at pakakasalan ko. Ikaw yung babaeng tinutukoy ko ng mga oras na yung Crystal. Bulalas ni Joaquin dahilan para matigil ako sa pag-iyak at matulala sa kanya. Hinihintay ko na sabihin na biro lang sinabi niya. Na sinabi niya lang yun para tumigil ako sa pag-iyak pero hindi siya tumawa o umisi man lang. Napaawang ang labi ni Crystal dahil seryoso nga si Joaquin sa sinabi niya. You're lying. Bulong ko pero umiling lang siya kaya malakas ko siyang hinampas sa balikat na hindi malang niya ininda. Huwag mo nga akong gawing tanga at gago, Joaquin. Hindi ko na mapigil ang magmura kaya nakita kong pagkamangha sa mga mata niya dahil sa narinig. May oras pa siyang humanga sa pagmumura ko? Ibang klase talagang lalaking ito. I'm not Crystal. Kailan pa kita niloko? Balik niyang tanong sa akin kaya natameme ako at muling tumingin sa kanya. Ayoko siyang paniwalaan hanggat walang ebidensya siyang pinapakita. Nagsisinungaling ka lang! Pinalkong saat kaya naakmang aalis na sana ako pero mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko na parabang ayaw niya na akong bitawan. Dahil doon ay nakipagtagisan ako ng titig sa kanya. Asawa kita, Crystal. May pinirmahan ka. Anas ni Joaquin sa baritonong boses kaya kumunot ang noon ni Crystal dahil sa may pinirmahan daw siya. At dito na po nagtatapos ang 5th kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.